Vice Gov, magandang tanghali po. Yes, good afternoon. Magandang tanghali, Tony and Johnson. Kamusta na po ngayon ang sitwasyon dyan po sa inyo? As of this moment, may mga aftershock nung earthquake kagabi. Hindi namin alam kung yung lindol kagabi is another lindol of our province or aftershock pa nung July 27 natin. Opo. So we are waiting for the report, for the validation report nung ni PhilVox tsaka ni DOST kung ano ba talaga itong tumama sa amin. Opo. Initially, 6.7 kagabi sa Tineg Abra. 6.7 ang magnitude niya. Pero after validation, as reported by the DOST, ang epicenter natin is Lagayan Abra with 6.4 magnitude natin. Opo. So yung mga halos, yung mga damages natin galing sa Lagayan Abra. And katatapos lang po ng PDRIMC meeting, nag-convene ang PDRIMC dito sa Abra, chaired by the governor, Governor Dominic Valera. May mga, for the initial report ng lahat ng agencies and lahat ng local DRIMS natin. So initially, nung kagabi po, unpassable lahat. Unpassable yung parang three national roads natin. Pero kaninang umaga po na-clear na po ng DPWH yung mga national roads. So passable na po lahat ng roads natin, and yung mga connection ng electric natin, yung kuryente natin, sir. Kagabi walang kuryente yung pitong town. Pero kaninang 12:10 AM nung madaling araw na po, na-restore na po yung kuryente, yung connection nila doon. As of this moment, dalawang sitio na lang po ng Banggit, Abra, ang walang kuryente. Pero inaayos na po nila para ma-reconnect ulit yung kuryente nila doon. For our casualties, sir, 11 po na individuals ang injured. Minor injury po sila. We are very happy na wala po tayong missing na yon, and wala po tayong reported na namatay. And for the damage ng houses po, six ang totally damage ng na bahay sa Lagayan Abra. And 40 ang partially damaged from Tubo, San Quintin, and Tineg Abra. Yun po yung parang yung mga damages sa mga private properties. Sa mga bridge po natin, yung Manabo Bridge, mayroon lang pong minor cracks, pero hinihintay pa po natin yung parang yung validation ng mga expert ng mga bridges kung okay pa siya, na kung safe pa din na daanan. Yung mga church natin, ang bumigay po is yung church ng Iglesia Filipina Independiente sa Lapas Abra. Yung Lapas Abra po kasi is a town next to Lagayan Abra. So malapit lang po yun. For the schools po natin, ang initial report ng DepEd sa atin is 28 schools with damages. Yung pinakagrabe ang damage na hindi na siguro sa tingin pa lang hindi na safe na gamitin is yung Pulot National High School, which is located sa Lagayan Abra. As of this moment, all classes for both private and public schools, all levels are suspended until tomorrow po. Hinintay po natin ang report ni PhilVox para pakahanggang Friday po ang suspension ng classes dito. For the preposition ng mga goods natin, may mga ready na pong food packs sa mga LGUs natin for distribution ng mga affected families. Pero as of now, yung pinaka grabe na affected is Lagayan Abra. Opo. Doon po ba may mga suspension po ba ng pasok ng mga pampublikong at mga pribadong tanggapan?
So lahat po sa buong province nag-suspend po si governor ng classes and work po ng government offices, national and local government offices for today. Tomorrow mag-resume ang trabaho. Ang masususpend lang po is yung mga classes ng kinder hanggang college. Okay, very good. Pero panghuling tanong na lang po sa akin, ano, Vice Gov, kamusta po ang lagay ng panahon? Dahil alam po natin na meron atang LPA na binabantayan din ng pag-asa na maaaring dumaan po sa hilagang parte ng Luzon. Ngayon po, maaraw po ngayon, siguro naawa sa atin ang Panginoon na hindi namin kakayanin ang patong-patong ang calamity. So we are parang nagre-recover pa lang po kami sa July 27, tapos biglang ito na naman po yung malakas. But yung for the information po ng lahat, we are waiting for the arrival of the very good secretary ng DSWD, si Secretary Tulfo. Inuna daw po niya yung norte na bisitahin, then we are waiting. Susunod po dito sa Abra. Alright. Vice Gov, si Johnson po ito. Meron ba kayong mga residente, constituents dyan na hindi pa talaga pwedeng pabalikin sa mga bahay po nilang maaaring apektado po ng paglindol? Yung sa lagayan po, mostly yung mga tao parang nagka-camping na sila sa labas ng bahay nila dahil sa yung fear nila to go back in their houses. So ganun naman yung initial na reaction ng mga tao is yung takot nilang pumasok sa bahay. Kasi malakas din kanina ang last na aftershock is siguro mga 10 o'clock kaninang umaga. Malakas pa din. Vice Gov, hindi po naman apektado, Vice, yung supply or mga linya ng tubig po ninyo dyan matapos yung lindol? Doon po sa lagayan, ang report ni Mayor doon, Mayor Edmar Crisologo, is nasira yung water system nila, kaya nagpaparescue sila ng mga potable drinking water. So nagpadala na po kami ng mga tubig pang-inom ng mga tao. So yung mga residents na 1,674 na tao, yun po yung apektado doon sa water system. Opo. Siyempre ho, yung mga apektado hong residente na hindi makabalik ng kanilang bahay, wala hong kakayahang magluto, anong tulong ho ng pamahalaang panlalawigan para po sa kanila? Meron na po kaming action for that. Nagpadala na po tayo ng food packs and nandito ready na rin po yung mga food packs from DSWD para sa mga residents natin sa lagayan. So most likely, ang nakafocus po tayo ngayon is yung parang rescue and response doon po sa lagayan, Abra. Alright. Mag-iingat po kayo, Vice, at maraming salamat sa oras po ninyo at babalitaan po ninyo kami ulit kung ano man ang mga development dyan po sa inyong probinsya. Salamat po, Vice Governor. Thank you po. Thank you. Thank you po si Vice Governor Joy Bernos ng Abra.